Hello guys, welcome to my vlog. For today's vlog, gusto kong i-share sa inyo yung mga iba't ibang mga requirements na kailangan i-submit sa IPAMS agency bound to Canada. So guys, gusto kong i-share sa inyo yung mga documents na kailangan i-submit kung gusto natin mag-apply sa IPAMS agency bound to Canada. So bago ang lahat, before ang lahat, disclaimer lang, itong video na to at saka yung mga information na ibibigay ko sa inyo is based on my experience, lalo na sa mga butcher na katulad ko na gusto mag-apply sa IPAMS agency papuntang Quebec, Canada. So Unang-una, ang mga requirements na kailangan i-submit sa IPAMS agency pag once na gusto nyo mag-apply sa kanila is, una is detailed and updated resume. So bakit kailangan na may detailed pa at sa kailangan pang updated? So una sa lahat, sa paglalagay ng mga informations natin sa ating resume, dapat naka-state lahat, no? Lahat ng mga information gaya ng mga siyempre, yung pangalan natin, yung exact address, at saka yung mga phone numbers. Kagaya ko, nung nag-apply ako sa IPAMS, dalawa yung numbers na yung nilagay ko doon. Unang-una, yung personal number ko. At siyempre, yung number ng asawa ko. Kasi, pag once hindi ako makontak ng agency, pwede naman silang kumontak sa number ng Mrs. ko, which is, lagi naman kami magkasama ni Mrs. every time. So, that time. So, yun, nilagay ko yung number ng number ko at saka number ng Mrs. ko. Pangalawa, yung Skype at saka Yahoo email ad natin. Siyempre, every time na mag-email yung IPAM sa atin, doon naman talaga sila sa email natin na mag-reply sila at saka sa Skype naman during sa pag-once na selected na tayo for final interview, yun na gagamitin na application para sa final interview, yung Skype. Pangalawa, siyempre, yung personal information natin, no, yung mga pangal, yung mga edad, birthday, address natin, so etc. Yung mga regarding mga personal information na kailangan natin, dapat naka-state lahat yun sa ating resume. Yung mga educational attainment, nag-aaral tayo ng, kung saan tayo nag-aaral ng high school, elementary, college, kung ano yung course na kinuha natin, kung anong major, kung anong taon tayo natapos. At siyempre, hindi naman may iwasan na dalawang school yung kung saan dalawang school tayo nag-aral. Kasi nag-shift tayo ng course, nag-shift tayo ng school na pag-aaralan natin. So doon, pwede nyo ilagay doon sa ating resume. At saka, pinaka-importante yung job work experience natin. Kasi sa IPAMS, yung time na nag-apply ako, ginawa sa resume namin, lalo na sa job experience namin, dapat naka-state lahat yung ano yung position mo, job description mo, ng trabaho mo, tapos yung anong name ng company, at saka anong address ng company, and at the same time, yung length of service na pinagtatrabuhan mo. For example, nagtrabaho ka ng June 3, 2010, tapos natapos ka noong February 12, 2010, 12. So dapat lahat yan, naka-details talaga yan sa pag-apply natin. So hindi naman din may iwasan na yung may trabaho tayo and at the same time tumigil tayo ng isang taon bago tayo nakahanap ulit ng trabaho. So dapat sa resume natin naka-state lahat yon na kung ano yung reason bakit wala tayong trabaho ng taon na yan. So state natin din sa atin ang resume, tapos kailangan din kung anong petsa nung time tayong nagsimula na walang trabaho hanggang sa yung huling araw kung saan wala tayong trabaho bago naman yung isunod natin yung time na nakahanap tayo ng trabaho. So dyan pa lang dapat naka-state na sa resume yung tinatawag nating lahat ng mga informations na
meron tayo. So, yung character reference, siyempre, hindi mawawala yan. Tapos yung mga training certificates na meron tayo na hawak natin, so dapat naka-state lahat yan dun sa updated and detailed resume natin o tinatawag nilang CV. Then, yung also, yung yung photos natin, dapat updated din siya. Dapat nakuha natin siya taken from the last 6 months. So, hindi yung pwede yung pictures natin na meron tayong pictures na ng isang taon pa nakaraan o dalawang taon pa nakaraan. So, dapat latest natin siyang kinuha at least from the last 6 months. Pangatlo is yung printed mandatory PU certificate at saka e-registration form. So, huwag kayong magalala, yung website ng mga yan, ilalagay ko sa aking description box. Ano, kailangan mag-apply tayo ng PU certificate, kumuha tayo ng PU certificate, based naman yun sa kung anong skill ba tayo, proficient, kung anong yung experience natin. So, pero bago lahat yan, bago tayo mag-take ng exam ng sa PUs, mayroon naman siya mga reviewing materials doon sa website kung saan pwede tayo mag-review bago tayo mag-take ng exam online. Yung sa e-registration form naman, so ilagay ko na rin yung website kung saan tayo pwede mag-i-rage sa ating PUA dyan sa aking description box. Tapos yung pang-apat is passport valid for more than 3 years. Bakit kailangan more than 3 years? Usually kasi dito sa Pilipinas, sa Canada, especially sa Quebec, pag once na ikaw ay selected dito sa employer, ang ibibigay sa iyo na pinakamataas sa contract is 3 years. So, magre-reflect yan doon sa valid work permit mo pag once na landed ka na dito sa Canada. Pero ang problema, kung yung passport mo is hindi nakaabot ng 3 years ng validity at saka audio ka, magpalagay natin na 1 year na lang o 2 years yung passport validity natin, yung work permit na ibibigay sa'yo is only 2 years based on your passport validity. So, sayang naman yung sayang naman yung taon na hindi may dagdag doon sa work permit mo kung yung passport mo is hindi more than 1 year or 2 years na lang yung validity. So, kailangan during sa application mo at saka once na selected ka na, kailangan mong makakuha ng passport at least 3 years yung validity. So, sa atin naman dyan sa Pinas, swerte naman tayo kasi yung validity ng passport natin ngayon is hanggang 10 years naman. So, kung kumuha ka ng mga 2020 to 2019 or last 5 years, so pwedeng-pwede pa yan. No? Sa atin, pwedeng-pwede pa yan pag-apply ng sa agency. So, no to worry for that. So, panglima is employment history. So, kailangan yan sa ating agency because doon sila mag-verify yung mga naka-state na mga work job experience natin is tama ba lahat yung tukma ba yung work job experience natin na diniklas sa resume doon sa ACS employment history natin. Pa-anin, employment certificate. So, kailangan din yung mga certificate of employment sa mga previous employer natin. No? So, kumuha tayo niyan. Of course, pag once mag-apply tayo, kung mayroon tayong mga company IDs at saka yung mga latest payslip natin, pwede natin doon idagdag sa ating as supporting documents sa ating certificate of employment. Pang-pito, yung high school at saka college diploma natin. So, kailangan din natin yan for verification talaga kung yung mga sinabmit o diniclare natin sa resume is tugma ba siya sa mga supporting documents na ipinasa natin. So, high school and college diploma. Pang-walo, yung form 137. So, kailangan sa high school, pwede tayong kumuha niyan. So, kung magtatanong kayo pag college graduate, kailangan pa ba natin kumuha ng form 137? Sa akin,
Kaliskredito ko, hiningan ako ng Form 137. Ang sagot natin, yes, kailangan natin kumuha ng Form 137. Tapos, pang-walo, open CM, is valid NBI clearance. So, sa valid NBI clearance natin, kailangan yung purpose na nakalagay doon is multi-purpose clearance. Tapos, yung remarks niya is at least no record on file or no derogatory record. Tapos, pang-sampo, yung PSA birth certificate. Next is PSA marriage certificate once it marriage na tayo. Tapos, last, kailangan natin ng foreign valid police clearance. So, kailangan natin kumuha ng foreign police clearance kung saan tayo huling nag-abroad. So, kung anong ex-abroad tayo. For example, galing tayo ng Dubai or galing tayo ng Japan. So, kailangan natin kumuha ng foreign police clearance doon sa country kung saan tayo huling nagtrabaho. Tapos, training certificate at saka test na certificate. So, kailangan natin yun kung mayroon tayong mga trainings na pinagdadaanan. Hopefully, marami kayong natutunan sa ating vlog today. At sana patuloy kayong sumusuporta sa aking YouTube channel. At huwag kalimutan mag-like, share, comments, and hit notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So kung meron kayong mga katanungan, karagdagang katanungan sa ating vlog today, just comments down below. So, bago ang lahat, gusto kong pasalamatan yung mga subscribers natin dyan at i-shout out ang ating mga patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. So, gusto kong i-shout out ang lahat ng Tagum Slaughterhouse Bat 17. Oh no, sa mga kaibigan natin dyan, shout out sa inyo. At gusto ko rin i-shout out ang aking family dyan sa Davao, Estimada Family, Arnado Family, at saka yung sa Marquez Family, sa family ng wife ko. Shout out sa inyo dyan. At siyempre, gusto ko rin i-shout out si Mrs. Lorna Domingo. So, shout out sa inyo dyan. So, hopefully, ma-approve yung visa nyo para makarating kayo dito sa Canada. So, bagong lahat, before we end this video, gusto kong mag-share sa inyo ng isang verse kung saan mapupulutan natin yung aral. So, Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Paalam!